super happy ko today kasi dumating na yung parcels ko, which is 10 days na dumating. And ayan, tatlo sila. And guys, mabigat siya. And mamaya, let's unbox. Or, hindi kasi siya nakabox. Kaya, let us, ano ba? Tingnan natin yung loob mamaya. Alright, so video muna kasi I'm so happy na dumating na sila after 10 days. Pero mabigat talaga siya, 10 kilos. Okay, so tingnan na natin kung ano ang laman ng mga ito. Ayan, dalawang maliit at saka isang medyo malaki. So, let's start with the big one. Ano ba ang mga ito? Okay, so ganito kasi yun. Iisang store ang nanggalingan ng mga ito. And then, in order ko sila ng tig-isa para naman tig-isa silang dumating. Pero, in my surprise, inisa na lang ni seller yung pag-ship ng packages. Wala lang, tinignan ko lang kung anong gagawin ng buyer. Pero, may mas nauna. Hindi, ito yung nauna kong in-order. Then, may in-order pa akong ibang items sa store nila. And, yun, mas nauna pa yung mga in-order ko na last kaysa sa mga in-order ko na first, which is these three. Ayan. So, yan yung mga laman nila. Mini Anello Bags. Ayan, so marami siya guys, kaya speed na lang natin. And yes, may kasama din silang large Anello bag. And nakita din ninyo yung sombrero, which is the challenge. And so, may mga nagtataka siguro bakit ako nag-order ng maraming mini backpacks. Or 3-in-1 kasi siya, hindi lang siya backpack. Pwedeng sling, pwedeng handbag and backpack. So, ayan. Nagbi-business po tayo, kaya naman po, at lahat ng mga ito is in order na po ng mga buyers natin from Baguio. And yes guys, thank you so much for ordering and sorry na tagalan. Kaya naman mamaya, ipapack natin mga ito and sa video natin makikita nyo kung paano ako magpack and also, ito transfer pa ito sa Baguio kaya pupunta din tayo sa DA natin dito sa Trinidad para mag-drop. Ayan, so syempre isusort natin or i-classify natin sila sa mga colors and sa mga item para madali mamayang mag-pack. Ayan, so yan po lahat yung dumating na items and yes, let's go to the next step. Okay, so after kong mag-unboxing, magpapack na po tayo ng orders nila. So, I have here my list. Dapat na sa akin yan. And I also need ball pen. And syempre, dapat kailangan G-Tech yan kasi hindi ako makakasulat kapag hindi G-Tech ka. Arte, no? And also, tape. And of course, scissors. Lastly, bag. May bag ako kung saan nandun yung tags. And yung tag po is ginawa ko. It's my own layout. Ayan, so first step po is sinusulat ko muna yung mga pangalan ng buyer sa tag. And I thank God naman kasi siya yung nag-revive ng mga buyers sa akin. And ayun, this is my first time na medyo marami ang buyers. Kasi nga nagsisimula pa lamang ako ng business. And nag-start po ako ng May ng food business. Which syempre limited parang sa neighborhood lang namin. And itong kinagawa kong orders ngayon is ipapatransfer ko pa po sa Baguio. So, pagkatapos kong nasulat lahat yung pangalan nila, syempre,
inat ko sila kasi nga hindi siya nakat kanina, di ba? Ayan, so yung mga tags, kina-classify ko na sila sa items through their names. Ayan, so pagkatapos ko pong na-classify yung mga tags na nilagay ko po sa top ng items nila is pinaste ko na yung tag sa mga items. Anyways, hindi ko alam kung masusundan pa tong mga orders ng third batch kasi nga mamaya gagawin ko yung second batch. And yun, I'm praying naman na lalago tayo in Jesus' name. And so, napag-isipan kong mag-business muna this vacation para naman hindi boring. And yun nga, I thank the Lord for giving me people around me na nagbibigay ng mga suggestions. And ayun, I thank the Lord also for giving me wisdom and strength to make me productive this vacation. Ayun, so nagsusulat na naman po ako ng second batch na buyers. And ayan, naubusan tayo ng tag for the clothes, kaya naman ginamit ko yung tag ng pang food. No big deal naman kasi parehas naman sila ng layout sa likod. Pero na-realize ko lang na wala, masarap lang sa feeling kapag nauubos yung tag na na-print mo. And alam ko namang maraming nakaka-relate na sellers dyan. Ayan, so may buyer ako na ang Facebook name niya is Chinese characters, and kaya naman napag-isipan kong I need to chat her para naman malaman ko kung anong ilalagay ko na name sa tag para naman magkaintindihan sila sa bantay ng DA, no? Para naman readable yung name niya. So, ayun, chinet ko siya kung ano ang isusulat kong pangalan. And buti naman online siya kaya nag-reply agad. Pero ang mahirap dun, hindi ko siya ma-search kasi nga wala naman akong keyboard na Chinese. Kaya I need to scroll down para mahanap yung pangalan niya. And ayun, nakita ko lang na it's been weeks. Kaya natabunan yung message, yung conversation namin. Oo, natagalan kasing dumating yung order. So, sorry na. Anyways, kaya ayaw kong nagsa-cellphone habang may ginagawa ako kasi nga, alam mo naman, cellphone, notif dyan, notif doon, notif lahat-lahat na. Kaya naman, alam mong hindi lang chat yan, no? May pa hapyaw pa na checking of messages or checking of notifs. Kaya, ayun, iniiwasan kong mag-cellphone if may ginagawa ako. Kaya ayun, so sa mga nagme-message sa akin dyan, kahit na naka-online yung account ko, sorry na pag hindi ko na po kayo nare-replyan kasi nga baka busy or baka may ginagawa tayo. Ayun, so nagtataka lang ako kasi nagta-thunder siya. Pero ang ganda naman ng sikat ng araw sa araw na yan. So, ewan. Ganda lang ng sky. And let it go. Papuntang